Ayun, kamusta kayo mga kaibigan? Ngayon no ay magbibigay na naman ako ng network tips. Ang aking pag-uusapan ngayon ay kung paano natin palalakasin ang ating signal, lalong-lalo na sa aming nandito sa gitnang silangan at medyo mahina talaga. Pero ngayon, nakahanap ako ng solusyon at okay naman siya. So, bago ko umpisan ay sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel ay pa-subscribe na lang po. At sa mga hindi pa rin po nakapag-click ng notification bell, ay pakiclick na din po ang ating notification bell para kayo ay ma-update ng mga bago kong i-upload na tutorial o video. Okay? So, umpisa na natin. So, ngayon, bubuksan natin ang ating browser. Pasok tayo sa ating configuration 192.168.8.1. Okay. Login tayo. Okay, kung napanood nyo po yung mga nakaraan kong video, yung mga nauna kong video, kung paano malalaman yung kan, ating ping configuration, kung hindi nyo na makita sa likod ng modem nyo, o hindi na mabasa, o nawala, ganun, panoorin nyo yung mga ibang video ko sa about networking para malaman nyo kung paano nakuha yung 192.168.8.1. Okay? So, ngayon, meron akong 4 bars. So, dati yan, nasa 1 bar, 2 bar lang. So, ngayon ay bumili ako ng antena. Yung mga antena ang binibenta sa palengke o sa bayan, bumili ako nun. Kasi po ang aking modem ay may dalawang ito po kasi yung aking modem. Yan. At ang likod niyan ay ganito po. May dalawang lalagyan ng antena for external antenna. At ito ay SMA female type. So, ang kailangan mo ngayong antena ay yung may male type para may pasok mo niyan, okay? Yan. Dalawa kasi yung antena niya. So, ang nabili kong antena ay dalawa din po na exterior antena. 4G antena yung binili ko. So, ilagay ko sa labas. Dalawa. Kinonek ko doon. Kaya pagka-connect nyo doon sa likod ng modem nyo, yung antena, configure nyo din siya dito sa system niya. So, from the system, punta ka ng advanced, tapos system. Dito ka sa system settings. Ayan yung antena. Expand po. Dapat nakaset ka sa external. Para yung signal mo ay galing lang sa external mo, yung nasa labas. Okay? So, ganyan siya. Ano? Pagkalagay mo ng antena, i-connect mo yung sa likod niya, yung SMA male mo na connected doon sa antena. Sa dulo niya,
SMA male yun, i-connect mo dun sa SMA female ng modem, okay? So, pagkatapos yan, balik tayo dun. So, ganyan na, tataas yung signal niya. Pero huwag kang magtiwala yan sa signal na yan, kasi mahihina pa rin yan. So, ang gagawin mo ngayon, dali lang ha, bubuksan ko lang yung aking A-power mirror para makita nyo yung dinownload ko na software. Okay. Yan, ito prequel lang to ha. Pero hindi na natin isasali yan. Dito lang tayo. iOS. I-connect ko lang po. Para makita nyo. Okay, naka-connect na siya. Okay. Ni, lobat. Pasensya na. So, ngayon, punta tayo sa ating application store. Yan po ang ating application store. Punta tayo sa i-type natin dito ang tawag nito. Ano ba yun? Sandali po ah. Open signal pala. So, open signal. Okay? Search. Yan. Ito po yung i-download nyo. Ito, Open Signal Internet. Yan po. Okay? So, na-download ko na siya. So, i-open ko na lang. Ito. Yan. So, bago kayo mag-speed test, ayusin nyo muna lahat. So, dito tayo. Dito. Yan. Ngayon, isiset ko yung provider ko. Nasa mga gitnang silangan ako. Itong provider ko, nakita nyo naman. Ayaw kong sabihin yung pangalan at baka tayo'y madali. Bahala lang kayong magbasa. Ayan. Yan ang provider ko. Tapos apply lang. Ngayon, ayan. Nakikita nyo yung mga green dots. Yung mga green dots na yan. Yan yung mga malalakas na signal. As per dito sa kanyang information, ang nakalagay dyan is yung green ay strong signal, yung red weak signal, at yung medyo gray color na hidden line, ang kanya, naka-hatch is no data collected, sabi niya. So, nasa na? Nawala. Ayun, ay. Ayan. Kita nyo? Sandali lang, hintayin natin. Ayun, lumabas ka agad. Green siya. Yan yung mga malakas. So, ito yung location ko ngayon. Ayan. So, dito lang ako sa malapit. Dito. Diyan lang ako sa mga malapit. Diyan ko tinutok yung antenna ko na dalawa. Nakatutok dyan sa tatlong dot na green na yan. Okay? So, pagkatutok nyo, o kaya ipon nyo doon yung antenna nyo, ngayon, punta tayo dito sa ating, yan, signal, yan. Yung parang signal na yan, follow the arrow. Yung arrow na yan, sundan mo. Pag nandun ka sa mismong tapat ng antenna mo, sundan mo yan. Diyan mo ikon, kung ano yung tinuturo nung yung ulo niya, kasi nandun yung antena. Nakikita nyo ba? Ayan. Ikutin ko lang ha. O yan. Kita nyo? Yan. Yan yung tower. Ito yung kanya. Kaya yan, ito yung antena mo. Itutok mo dyan. Kaya kung nasaan ka, kung nandun ka sa ilalim ng antena mo, paikutin mo. Tapos kung parehas na sila ng direction, yun na. Tapos itali mo na.
O kaya higpitan mo na, okay? Pagkatapos yan, di maitutok mo na, maiset mo na lahat. Balik ka na sa configuration mo. Ayan, tingnan mo na yung signal. Magre-reboot ka ngayon. Para ma-refresh yung configuration mo, pero nakapag-reboot na ako. So, ganyan na lang. Patayin ko muna yung aking, i-off ko na yung aking, ay hindi. Mamaya, gagamitin ko pa to. So, after mo mag-reboot, tingnan mo yung configuration niya. Yan. Ayan yung ginagamit ngayon. 4.6. Ngayon, i-check natin yung ating speed test. Okay, speed test 1. Itayin lang natin po. Mag-re-read lang yan. Okay, ang ating ping per seconds, minute per seconds. Ah, ms. Ano ba yung ms na yan? Tama, minute per seconds nga. Minute seconds yun. Okay, 22. Ang ating download is 10.77 mbps. Ang upload natin is 1.17. So, ngayon, punta naman tayo sa kabila. Yung ating fast.com para may compare natin lahat. Okay, down signal na naman ata. Yun ang problema ngayon kasi nagda-down yung signal nila. Balikan natin yan mamaya. Dito muna tayo sa cellphone. Meron din tayo dito, speed test. Okay. I-test natin ulit. Asan yung speed test niya? Okay, speed test natin. Okay, ang ating download sa mobile speed test is 13.4. Ang ating upload is 2.99. So, kulang na 3. So, okay lang yan. Kasi alas 3 na, kaya medyo peak time na ngayon. Gumagamit yung mga tao. So, ngayon, punta naman tayo dun sa kaninang dinownload natin open signal. Doon tayo sa kanyang speed test din. Okay. So, ang download natin is 2.3. Okay, ang download natin 2.3, ang upload 2.0, ang latency natin is 3.18. Okay, test video naman tayo kung gaano kabilis ang play ng video. So maganda tong software application na to. I-download nyo na para makatest kayo ng kanyo, signal o ano. So itong tinitest natin via doon sa wifi ah. Doon sa signal na binibigay nung ating provider. So, ang ating, ayan. Ang ating video loading is 8.6 per seconds. Ang buffering, 0. Ang playback is 42%. Okay, so not bad.
0 byte sa mobile, 31, okay, no problem. So, ito ho, ah, open signal ang ating signal, okay? Oh, okay, so, off ko na to. Okay, so, nakita nyo yung mga ating reading natin. Ngayon, balik tayo doon sa pass.com. Yan, sa pass.com naman tayo. Tingnan natin kung ilan yung reading. Okay, sad to say, 2.9 lang yung lumalabas. Oh. Ayan o, nakita nyo na kung paano mag-set ng good signal. At kung anong software yung gagamitin nyo. So, maraming maraming salamat ulit. At sana'y may natutunan kayo sa aking simpleng tutorial. Paano palakasin ang signal ninyo gamit ang antena at yung software ay yung application na ano pangalan nun? Na open signal. Okay? Maraming maraming salamat and God bless you.